subscribe. Wala, wala na channel ito, mga kapatid. Mga kapatid, may channel 7 pa, may channel 5 pa, pero bago ang lahat, I love you, Mami. Kilala ako ni Mami, kilala niyo ako, kilala tayo ni Lord. Wala tayong tatago sa bawat isa. Ngayon, pag gusto kong maintindi namin lahat, malamal niya asawa ko. Kaya naalala ko si Daddy Bishop, sabi niya, isang makapangyarihan na parang banal na spirito na pangalawa na rin katawang tao, lumusog lang yung hangi ko. Ibig sabihin, yung asawa ko. Generally, lahat ng mga asawa natin, mahal natin yan. Alam niyo ba na si Lord, bawat bagay, bawat kaibigan, parang asawa yan. Trabaho mo, asawa mo. Bike mo, asawa mo. Bisikleta mo, kotse mo, asawa mo. Opisina mo, maaway mo araw-araw, asawa mo rin yan. Sabi nga ng mga adik sa sasakyan, itong sasakyan ko, parang asawa ko yung motorsiklo, lagi kong ililinis, inihimas, pero wala namang pakilanggan yun yun. Ibig sabihin, term lang, parang asawa. Kasi si Lord, asawa natin. In the spiritual, hindi mo papatalo ang Diyos. Asawa natin si Lord. Asawa na tayo ng Panginoon. Pray man tayo mga kapatid, salamat po sa gabi nito. Matututo tayo. Panginoon, salamat po kayong makita, kayong nasalita, Lord, yan. Salamat po sa pagkakataon ito dahil ang bansa at ang buong mundo ay kailangan ng iyong salita. In Jesus' name, I pray. Amen. Okay po, signs of the time. Kailangan na natin ito. Hindi ko sabihin, nagkakaedad, pero talagang ganun talaga buhay. Kung maliit ako, wala akong sensei sa akin. Kung maliit pa tayo, hindi mo tayo gumagamit ito eh. Bihira naman ng mga bata na gumagamit ng salamin na 5 years old. Meron pa rin salamin dito nung 4 years old siya. Wala pa. Pero nung nag 20 years old, teenager, may salamin ng maaga. Mga kapatid, wala. O ngayon, hindi na halata, mayroon ng contact lens. Sosyal na. Hindi tulad nung susulta nito, mamuha kang matanda, di ba? Okay po. Ngayon po, Proverbs 18. 1 to 5, mga kapatid. Bago ko po sabihin yung sinasabi ng Panginoon ng ating preaching, gusto ko lang i-share sa inyo, mga kapatid. Panahon ng COVID ngayon, mga kapatid. Alam ko na ikinig din dyan yung true, ayun ngayon, mabilis ang salita ng Panginoon. Makakating na sa bawat bansa, bahay. Sulok ng pagkin ng bahay, dahil may wifi na. Hindi makakapagtago ang salita ng Panginoon. Although meron tayong mga kalaban ng promotion, advertising, ito na po yung panahon na huwag na po tayong matakot na more pang magsalita ng salvation at ng gospel ng Panginoon. Dahil pala na po susunod na tayo. Ilang beses na sinasabi ni Mami Bishop sa atin na ang last days, pwede mong extension. So pag umextension po yan, maghahabol na naman. Baka mamaya, pag sinabi ng likod ng Diyos na talaga namang inuunan natin, alam naman natin, nasa last days na tayo. Pag ang rapture, umi-extension ng isang bata pa, maghintay ka na naman ng 30 years, isang tao. Sabi, magkakaako na naman ako bago magka-rapture. Sabihin, papanganak na naman to si little boy o little girl. Ang tagal na naman ng rapture, mga kapatid. Pag hindi natin kinala ng salita ng Panginoon. Ngayon, pag dumating na siya ako after 30 years, hindi niya yung bata. At sino niya susunod na magsasalita? At ang extension na naman dahil hindi tayo nagtatrabaho sa salita ni Lord. Mga kapatid, pinabilis na ni Lord. Kaya ang ganda ng time dahil may internet na, may wifi na, hinayaan ni Lord mga invento, ng mga invento, scientists, ngayon mga kapatid, napulito na. Kaya ang good news for the glory of God, nagkaroon na ng mga wifi na pabilis na ang salita ng Panginoon. Di ba nakakatawa? Hindi tulad ng kalaw, magtipon pa tayo, sandaling po tayo, mamamasakit na ng malayo para makarating ka rin. Eh ngayon, buong mundo makakanood na. Di ba, mga kapatid? Kaya pasalamat tayo dahil trending ngayon. Alam ko, may ginagawa si Lord dahil alam naman natin ba sa Pilipinas. Buti inalis ni Lord yung channel 2. Kung channel 2, baka magaling kayo, ha? Wala ko si Kay Buloy. Sponsor lang. Sponsor lang kailangan namin. Sponsor by the Lord. Nike, Adidas. Pero Adidas lang kaya ng Pilipinas yung kinakain doon sa country. Yung ano, wait, wait, tako na ano. Ibig sabihin po,
kasi mga channel to, para kung may tinanasi spiritual na rin, naging very medium sila ng pangit na elemento. Nagpapalabas sila ng mga balita, pero parang ano nangyari sa kanila, nag-aalaga sila ng mga hindi magagandang sample. Politiko, tao, pinopromote nila yun. Tapos yun na rin yung nagiging pagdating ng time, hindi nila makokontrol. Kasi yung religion nila mga kapatid, ABS-CBN, kapuso ba? O kapamilya? O kaaway? Ibig sabihin ko mga kapatid, kinalat ang salita ni Lord, namimili si Lord ng video kung saan niya ilalabas yung salita niya. So ayaw niya ng kompromiso. Kung ang ABS-CBN po ay naging religion, totoo po yun, yun lang simbahan ng mga taong makatira doon at nagtatrabaho doon. Tayo naman bilang Church of God, Church ni Lord sa katawan, spirito at katotohanan, nire-represent natin si Lord. Ang channel ko, hindi naman nila ma-represent yung sarili nila dahil chapsoy sila eh. Halo-halong tao ang nandun doon. Sabi nila, 11 million daw sila. Ibig sabihin, 10% ng Pilipinas nagtatrabaho doon. Ibig sabihin lang po, bago ako magtuloy, sabi nila, laban ng Pilipinas to. Sabi nila ngayon. Eh, paano yung laban ng bansa at saka ng church? Paano yung laban ng Panginoon? Hindi nga nila tayo nire-represent eh. Ngayon, huwag na natin tindihin sila, tindihin natin ang Panginoong Jesus. At Diyos nire-represent tayo, nire-represent natin si God. Siya magpapalakas natin mga kapatid. Saka sa Kanya yung supply natin. Okay po, ngayon pala po ako mag-preach. Proverbs 18:1-5. Okay. Basahin ko muna natin ha. Ang friendly person pursues selfish ends and against all sounds, judgment starts quarrel. Babasahin ko po yung version po dito sa Bible. Bible ko. Our friendly people care only about themselves. They lash out at common sense. Ito ang halagay dito. Yung mga tao na hindi makaibigan, sabihin, sarili lang nila iniintindi nila. Ngayon, they lash out at the common sense. Dito, ang translation, nawawala yung common sense. Sense of hearing, seeing, feeling, smelling, touching. Wala nung senses, nawala sila. Mga kapatid, pag nawala ka ng common sense, kapatid, problema yan. Sipin mo, common na yan, nawala pa. Eh, paano pa yung spiritual senses na binibili ng Panginoon? Para makompleto yung buhay natin. Sabi nga ni Robredo, ni Vice President, umuko ka ng pahigo. Doon ang hirap doon. So, nalasan yung common sense doon. Kaya ka pinuubo ni Lord ang nature ng katawan, ilabas mo yung bak mikrobyo. E pa paano ka uubo ng pahigo? Parang layo mo, ang hirap yun ha. Pigupin ulit. Ang hirap. Ang hirap kahit paglagano sa ganung ubo. Yun, nawawala yung common sense. Yun ang mga leader natin. Yun ang mga leader natin. So, matauhan tayo mga kapatid. Wala tayong gano'n, masalaman tayo kay Lord, hindi tayo binigyan ng isip. Yun lang, nire-reveal na nila kung sino sila. Nire-reveal na nila kung sino tayo. Kasi ang salita ng Panginoon, kaya kang biyakin, kaya sa isang lasa sa'yo, para kang sinamuray, in the spirit, and in the inengkot. At kaya kang lasa sa'yo, sa spirito, at laman, matuto lang tayo, kaya naman tayong pagalingin. Naalala niyo yung tinapak ni Pedro, mga kapatid? Sabi niya, Lord, kahit anong mangyari, andito ako sa likod mo, sa harap mo, lahat ang angulo, makikita mo ko. I love you, Lord Jesus. Pinagahan niya yung sa tenga, yung tumawak na Jewish, ano, guide kay Lord Jesus. Pinagahan niya yung tenga dito. Nagwala siya. Sabi niya, papatanggol nila. Anong ginawa niya, Lord? Pinagit niya yung tenga. Dahil yung kahihiyan ni Pedro, nilinis niya. Kasi tinasabi ng mga tao niya, religion nila eh. Alam mo, religion mo, nagtataga ng tenga. Sabi sa kanya ni Lord, tumigil ka, Pedro. Kaya ko pala ng bilin-bilin. Kahit pinakauna nung angel, kaya ang dali dito. At pakapatayin niya mga yan. Kahit nauna mo eh, may mananalo ba sa Panginoong Diyos? Kahit yung pinakamahinang angel na padala niya, ngayon, Pedro, ba't mo ko tutulungan? Mangyayari yung will ng Panginoon, mga kapatid. Ngayon, ito po. Number two. Fools have no interest in understanding. They only want to their own opinion. Yan po yung Proverbs 18, number 2. Wala na raw silang interest na magkaroon pa ng magandang pagkakaintindi. Dahil binobo na sila ng Diyos. Kung di man si Lord ang dahilan ng magiging fool nila,
sila na rin po ang may dahilan kaya sila nagkaganyan. Tapos ang lagi ko, they only want to air their own opinions. Ganyan po nangyari sa bansa natin. Sa, huwag na natin patagalin, yung leader ng bansa. Ganyan po, di ba nakakagulo ang Pilipinas ng mga politiko natin. Ngayon, anong gagawin natin bilang mga Pilipino at bilang mga mamaya, bilang anak ng Panginoon? Magdadasal tayo. Mag-i-declare kayo ng mga kapangyarihan nyo na binigay ng Panginoon. Alam nyo, ang word may power, pag yan binasa mo lang, punta ka lang, nagsimpa ka, punta sa bahay mo, nagbasa ka, tapos mo, sinarado yung Bible. Mga kapatid, iba na ng Espiritu to, kasi power to eh. At hindi lang bago ng Espiritu, mayroon tong kapangyarihan at dugo ng Panginoong Jesus. Kasi yung bumaba pa ang Panginoon, ang dahil yung nilakbay niya, nakarating dito sa lupa, naging tago pa. 33 years siya naging tago. 3 years lang niya ginawa yung church. Ang tingi ng preparation, 30 years. Nung ginawa ni Lord, yung Church of God, para sa Panginoong Jesus, 3 years lang niya. Kasi sino na nagtuloy, mga kapatid? Yung mga Sparta ni Lord. Sino na nagtuloy? Yung Avengers ni Lord, 13 o 12. Dumami, yung nagtuloy ng Panginoong Espiritu. Ngayon, kapatid, andito na tayo, pag-isin natin yung laban. Andito na tayo sa last day. Doing wrong leads to disgrace, scandalous behavior brings contempt. Wise words are like deeper waters, wisdom flows from the wise, like the bubbling pool. Sabi ni Lord, natalim yung salita na nagagaling sa Panginoon, parang malalim na malinis na tubig. Puno-puno ng kapangyarihan at katalinuhan at karunungan. Flows from the wise, nagagaling sa karunungan ng Panginoon Diyos, lumalabas sa mga tao niya, sa mga anak niya, na bumubulwak para sa ilog, na mayroong energy, may mineral doon. Meron yung mga nutrients. Ibig sabihin mga kapatid, ganun ang salita ng Panginoon. Kainin natin. Gamitin natin mga kapatid. Kasi alam mo bakit? Sayang ang power. Sayang. Kasi alam mo yung nakikita ng mga unbelievers sa atin yan. Nakikita nila yung anointing. Ang problema tayo, kita naman natin, maramdam natin. Mas nag-expect yung unbeliever na gumalaw pa. Minsan sila pa magsasabi sa iyo eh. Pag yung kapatid mong sabi, kapatid, galaw-galaw, okay yun, kasi makasit tayo sa body of Christ, yung kakakunik ang spirito natin. Normal lang yung mga kapatid. Tapos po, Proverbs 14-15. The human spirit can endure a sick body, but who can bear a crushed spirit? Sabi rito, na Proverbs, yung daw spirit na dinugong, napagod, nawasa, nag-depressed, na wala na pag-asa, nawasak, hindi na tao, halos hindi ka na tao, nadanas mo itong ganitong klase na pangyayari, na hindi naman nangyayari noon, na parang halos, parang pakalanda mo, hindi ka na tao. Sabing ganun, can bear a crushing the spirit? Sabing ganun, nagagawang pa ng paraan yun sa Lord. Yung katawan mo, nadurog ka, yung spirit, nagagawa ng paraan. Pero matagal na hiniling mga kapatid. Sabi ko, the human spirit in injured sick body, nakakatagal pa kung ang katawan mo lang ang gulpe. Pero pag ang spirito mo ang gulpe, kapatid, matagal. Matagal na hiniling. Kasi yung katawan, kahit ang galaw mo ng tenga, babalik yan. Di ba nilalagay na nga nila sa daga? Pag nasugat ka, sibir, tinatahi. Kapatid, kahit anong lalim, kahit anong hirap mong nangyari sa katawan mo, gagaling yan. Pero sabi dito, but who can bear a crushed spirit? Yung dahil naman ang diabetes yung tao, pagwasak siya, depressed siya, kapatid, hindi mo na yung mapapagaling. Matagal na gamutan yun kasi ang problema mo nasa loob, nasa dibdib, nasa puso. Ang tutulong doon, mga kapatid, oo si Lord nandun. Pero bawat isa, kailangan tulungan mo rin yung sarili mo. Tulungan mo yung kapwa mo, maging isa ka. Abutin mo kasi mahirap at ang nagdudurog, kapatid, yung spirit na. Hindi na nakakalagawin ng tao. Kaya ang Panginoong Isus, may posibil ko sa Panginoon. Kaya niyang pagalingin yun. Intelligent people are always ready to learn. Mga matatalino tao, gusto lagi matuto. Karamihan niya mga kabataan. Explorer, curious. Gusto nilang matuto kasi kaya naman nilang gawin eh. Ay, si Chai. Brother Chai. Kaya niya sumayaw, kaya niya mag-coreo. Ang dami-dami dito, lahat matatalino, lahat tayo matatalino, lahat tayo hindi. Pero kapatid, sino intelligent people are always ready to learn? Matalino na yun ha. Always ready to learn pa. Ibig sabihin si Lord nagsusuklay ng talino. Ng gifts. Ang talino na, may gifts pa, may opportunity pa. Paano pag binibigyan ka na ng talino, binibigyan ka pa ng opportunity, dinagdagan pa ng anointing mo, pero pang mahirap, binibigyan ka pa ng opportunity, tumatakbo ka naman. Lumalayo ka sa tawag nilang
Gip mo na nga eh, calling mo pa. Ibig sabihin, tao na yun mga kapatid, talagang yun ang pinagawa ng Lord sa iyo. Huwag ka mag-identity crisis. Pag sinabi ni Lord, ikaw, Leon, Leon ka talaga. Pag sinabi ni Lord na itik ka, itik talaga. Pag sinabi ni Lord, butike, butike talaga. Kaya pag sinabi ni Lord na Leon, at ikaw ay kabayo, pag kinumpir mo ang kabayo sa pato, pagkaiba na itsura yun mga kapatid. Ang kabayo, ganito ang galaw niya, matindig, matigas, makapal, may basin. Makatingin siya sa malayo, optimistic ang spirit niya. Alam niya yung gagawin niya. Kasi ang kabayo kapatid, ginawa siya ni Lord pang gera. Lumakas tayo din ang mga kabayo mga kapatid. Dahil ang Panginoon natin, hari at Diyos ng mga kabayo, mga lilo na spirito, hindi tayo mga sisiw. Kung ang bansa natin, para mga sisiw, nakikinig ko kani-kanino, mga kapatid, meron tayong Diyos. Meron tayong Bible. Mga kapatid, alam niyo ba itong Biblia? Hindi lang natin alam, kasi nawawalan natin ang hindi natin nabibigyan ng matinding opportunity na chance na gumalaw sa buhay natin. Apakapangyarihan talaga ng salita ng Diyos. Kahit isang verse lang ito, masunod mo, isang buwan. Hindi mo naman kailangan memorizing ito eh. Ang kailangan mong gawin, kunin mo yung nagre-remong salita sa'yo. Tapos aralin mo, i-pray mo kay Lord bago gagamitin yung power mo tuloy, yung anointing nito. Na ang makapapurihan ng Panginoon din. Pero pag anointing, huwag ka nang humingi pa ng pagkarami-rami anointing kung di mo naman kayang panindigan mga kapatid. Kasi ang nangyayari, parang magic, Lord, ito na, siya na, ito na, magdar ko na, ano, humingi salita na. O sige, anointing, anointing pa more. Sige, lakas pa more. Ang tindi ng anointing mo, wala ka naman palang panahon para sa anointing. Yung mong palang matitinda yung isang bilyong mangga ng anointing, isang kilong tinapan ng anointing, tsaka yung 5 pisong anointing na binigay sa'yo ni Lord, pag hindi mo makikiri, mga kapatid, huwag muna tayo magdasal sa kwento. Kasi lumalaki yan eh. Si Lord ang pusang papalaki yan, huwag muna malaya. 1 foot na katlong buhit na sinigwelas na anointing na hinigay mo, at tinabaho mo talaga ng isang taon, hindi mo alam, ako Diyos ka na pala ng ubat in the spirit at in the throne. Pinaki ni Lord eh. Siyempre, pag lumaki yun, hindi pwede maiwan yung faith mo. Sabay din yung lumalaki, mga kapatid. Meron ka namang ang laki ng puno mo, yung lupa niya, pampira tutumba. 1 metro pa lang kumakapal yung nara ko o yung mangga ko o saging ko. Gaganyan pa lang kaliit, tumutumba na. Kasi yung lupa, ang hina ng bigay ng lupa. Actually, mahina ang lupa, hindi mo masisisi. Pero ang problema, yung ugat pala ang babaw. Kahit pa kumbok na puno yan, pero yung ugat niya, 1 kilometer yung layo, palagay mo babagsak yung puno, mga kapatid. Lumikit ka sa Panginoon. Dikit tayo kay Lord. 1 kilometer yung ugat natin. 1 bilyon ang dugo ng Panginoong Jesus, yung ugat niya, nasira. Nawasak yung katawan niya para mabuo tayo, mga kapatid. Kaya kung yung puno mo, gusto mo kalaki puno na agad, tapos 1 metro lang yung ugat, kapatid, nakakatakot yun. Sige po, paano babagsak yun? Ang practice mo, magpalaki ka ng katawan. 1 metro lang yung ugat niya, pero sabihin mong 10 feet yung haba o 20 feet yung taas niya. Ang ugat niya 1 metro. Humingi ka ng anointing na hindi mo mayaka. Tapos wala ka pang panahon. Kapatid, pag binigyan tayo nila ng anointing, enjoy natin, sabi ng Lord, I give you faith. Kahit bigyan ko kayo ng maliit na faith, makita kong gumagalaw kayo sa maliit na faith, mga kapatid, inap ka sa Panginoon yun. Kapirang good lang. Dapat ang hinihingi ni Lord, hindi naman siya nagpapadali, Diyos niya. Hindi naman siya OA na Diyos na mag-expect sa'yo ng matindi. Gusto ko, lang may faith mo. Singlaki ni Magnito, singlaki ni Duterte ang faith mo, ni Trump. Kapatid, hindi ka bibigyan ni Lord pag hindi mo rin magiging responsive ka. Hindi mo rin mailalabas. Sabi ni Lord, yan ang kagamaliit na faith as a mustard seed. Ako lang magpapalaki niya sa Diyos. Amen. Lumaki lang yan ng konti, okay na yun. Alam mo bakit yung kapiramod na faith mo? Totoo, lalaki yan, gusto naman ni Lord lumaki. Pupunta tayo dyan sa lakihan. Pero kung sa maliit, hindi ka makapasa, kapatid, bumubo pa lang yan. Mamaya, togi na yan. Sakit sa buto nun, ha? Hindi ka makakalakad. Lurik yata yun, eh.
okay na makita ng togi muna. Pero kung yung togi na wala, buto mo, yung buto na mong gumugay na malaki. Kapatid, pag lumaki yun, malaki-malaki yun. Pag alam mo ba yung maliit na munggo, kapiraso lang hinihingi ni Lord sa'yo, or a start, para maitula ka lang na. Yun lang hinihingi niya, hindi siya required ng buko, o buto ng santol, o kaya, ano mong malaking buto? Buto ng... Ano mong malaking buto, mga kapatid? Okay. Kapatid, yung buto na yun, kaya mo nang itibagi ng isang bundok, sabi ng Panginoon, babagsak yung bundok sa harapan mo. Kaya yung kapirasong binigay sa inyo ng Panginoon. Kapatid, Lord, mga kapatid, keep that relationship sa Panginoon. Kasi pag ang Diyos, tiruri mo yung Diyos at kaibigan, okay lang. Meron kayong relasyon eh. Tiruri mo siyang asawa, mahihiya ka sa kanya. Kahit siguro hindi mo alam ang Bible, dahil may relasyon kayo ng Panginoon Jesus, ng Diyos, nahihiya ka eh. Sasabihin mo, nakakaya, ano kung laban ko ngayon? Pamira, kaibigan ko ito. Kunyari si Lord, ibigan mo nila. Kababain mo lang mo ni Rami na. Pansamantala. Di ba, pag may ibigan ka, nasaktan mo, sasabihin mo, may ibigan ko ito, may ibigan sa mga kami. Sa good time, sa bad time, kilala ko ito eh. Hindi naman ito okay, pero dahil may ginawa siya sa akin konting bagay mo. Ako, sigurado, utang na loob ko nang tatanggapin sa kanya bilang tao. Mga kapatid, ang Diyos pa kaya. Tapos, Proverbs 19, better to be poor and honest than to be dishonest and a fool. Sabi ni Lord, better to be poor and honest than to be dishonest and a fool. Sabi ni Lord, mas maganda pa pala yan. Ano mo, character building to spirit to. Pero, kainin nyo na maayos, kasi kasi isang Panginoon, hindi nyo ito pwedeng gawing kabuuan, mga kapatid. Pag nagsasalita si Lord, troubleshooting, pesa lang, o kapasitor lang kailangan ng electric panel para tumakbo, yun muna kayo pumutok sa kapasitor, huwag yung kapisipin na, ito yung kabuuan. Kapatid, better to be poor and honest than to be dishonest and poor. Part lang to. Part lang. Mas maganda na mahirap ka, pero honest ka, loyal ka, faithful ka, hindi ka gumagawa ng kalokohan o magkakatiwalaan ka. Kesa naman, dishonest ka, manluloko ka, at ikaw ay fool. Ano sabi nung sa Tagalog ang fool? Hangal. Sa salitang kanto, engot. Tanga. Alam na natin yung sabihin nun. Sabi nyo, mas gusto ko pa na mahirap ka. Kasi ang puso mo naman malapit sa akin. Pero kanilin mo, mahirapin ka ng Diyos. Sinasabi dito, mas gusto niya muna ang samantala. Ang pinag-uusapan dito, ang kausap niya dito, hindi lang naman anak niya. Lahat ng tao sa mundo na may kaluluwa at may espiritu. Tingin mo ba kaya na kinakausap dito? Better to be poor and honest. So, Christian tayo, we are meant na i-redeem ni Lord at pagyamanin ng Panginoon dahil sa talagang niya, mayaman na talaga tayo. Dahil ang gumunta na langit at lupa, Diyos natin, at Ama nating lahat. Tapos sasabihin ito, better to be poor, sabihin ito, Lord, Lord, nag-joke ka ba? Nag-joke ka ba? Ang yaman-yaman mo, gumawa ka ng langit, mo buong universe. Sabi nga ng asawa ko, pinag-usapan nilang ginilin ni Mami yan, yung universe, yung galaxy, sobrang laki. Ay nako, i-research nila lang. Sobrang laki ng galaxy, sobrang laki ng isang universe. Kapatid, tulto pa lang tayo. Makita niyo ba itong mga bituin na yung mga ilaw na yan? Baka yung ilaw na yun, yung part ng blue na yun, yun, isang universe lang yun, hindi ko na malalakihin. Sobrang laki na kapangyarihan ng Diyos. Pero para sabihin niya, better to be poor. Pero bakit kakatiwalaan naman kita. Pero mahirap ka. Pero honest ka naman. Tapos sabihin mo kay Lord, sige Lord, mahirap ako pero gutom ako. Oo, mahirap ako pero mabait naman ako. Huwag kakatiwalaan naman nila ako. Huwag kakatiwalaan ni kaliwa, ni kanan, pati sa lindu ko, mapagkakatiwalaan din ako. Pero papakbayaan ka ba ng Diyos? Number two, patalunin natin dahil ito Proverbs 20, get all the advice and instruction you can so you will be wise the rest of your life. Sabi rin sa Proverbs 20, get all the advice and instruction you can so you will be wise the rest of your life. Pambihira ang tingin salita nito kapiraso yung sinabi ni Lord.
yung sa mga taong nagsulat nito, mga kapatid, mga anak ng Diyos, yung naglilingkod sa Panginoon, yung nilalabas ang salitang ito, mga kapatid, kung yung nagsulat nito, wala talagang connection sa Panginoon Diyos. Kasi hindi magpuplo yung salita niya. Kasi kung sabi niyo, get all the advice and instruction you can, so you will be wise the rest of your life. Kaya sabi doon, makinig ka sa mga matitinong, mga matatalinong tao. Lalo na sigurin dyan ang samahan ng Panginoon, lalo ang mapapa-advise doon. Tapos dinamihan mo pa. Tapos sabi niya, the rest of your life, magiging matalino at ano ka, wisdom ka, tapos sasama ka pa ni Lord. Yung talino mga kapatid, hindi yung talino lang. May pagsama pa ang Panginoon mga kapatid, yung natin kalimutan. Kasi, natitake for granted natin yung talino ng Diyos, yung katarungan ng Diyos, yung karunungan ng Diyos, dala natin. Ang kaso, hindi natin nagagamit for the glory of God. Ang gumagamit mga kapatid, mga unbeliever. Ang gumagamit, mga ibang bagay. Kaya parang ang tingin ng iba, ang galing naman nila. Oo, professionally, matalino sila, academically, technical, techniques, professionally. Pero mga kapatid, ang utak na lang ni Lord nasa ating Jesus mind. Nasa ating Espiritu ng Diyos, ang utak ng Panginoon. We have the mind of Christ. Sila ba may mind of Christ, mga kapatid? Eh, pag sinamahan ni Lord, makakagawa yun ng matinding building. Eh tayo, pag sinamahan tayo ni Lord, tayo hindi tayo doktor, hindi tayo engineer, makikinig yung mga yan lahat. Kasi ang Diyos ang nakikita sa atin. Amen. Pag-closing ko po, mga kapatid. Keep the faith. Channel 2, nakikinig pa kayo. Hindi ka kasi kibulo yan, baka bigla niyo kong demanda. Okay? Keep the faith. Move on, execute, ipatupad ang power ng Diyos. Alam niyo, Amy. Ipatupad ang power ng Diyos na mayroong holiness, justice, at equality. Maramdaman mo ngayon sa katagan mo, sa spirito mo, kasi mga kapatid, pag naramdaman niyo ang power ni Lord, ibigay niyo yung hilig ng spirito. Yes. Hindi yung hilig ng katabanan, di ba yun? Kaya na yung parang dito, na-lockdown na tayo, kaya yung refrigerator natin, labi tayo ay ipagtitigan. Hindi ko meron pa dyan ito. Iisipin mo pa kung kagalit ka o hindi. Pero totoo, taba mo na mga kapatid. Kaya medyo dieta-dieta lang. Kaya pag nakita ka ng iba, talagang na-lockdown na ito, na-lockdown. Sabi na-lockdown niya. Okay mga kapatid, yan ang salita ng Panginoon. Magpasalamat tayo sa Lord dahil si Lord, dahil sa totoo, nagsulat ako ng preaching kanina. Ni isa, walang natupad eh. Oo, nagsaga pa ako. Lang ninyo si Pastor Amelan. Tama daw ako magsulat. Ngayon, sa kabutihan ng Panginoon, sinabi ako ng Mami last week, hindi ako nag-ready. Kasi iniisip ko, si Mami yata parang nananaginip ng gising. Baka nakatulala lang yata. Sabi na, ilang, mag-preach ka ng free. Ngayon, iniisip ko, ay, si Lord ito. Si Mami ito. Pag sinabi ng lingkod ng Panginoon, totoo yun. Pero pag pinaka-iral ko yung lamang ko, sabi ko, Mami. Mami naman, parang hindi yata, ano ba yan? Si Lord ba yan, Mami? Mga kapatid, pag sinabi ni Mami, totoo yun. Likod ng Panginoon, bishop natin yan. Hanggang mag-rapture, kasama natin ng Mami. Nung pinipil ko po, Mami, wala, dati sinulay ko, wala talag na ito pag kahit isa. Siguro, nagsalita na si Lord, mga kapatid. Bigyan natin ng pag-uwi sa Panginoon. Dahil tayo ng Panginoon. Sabi niya, can bear witness, sickness. Yun ang nakita ko maganda eh. The human spirit can bear sickness. Kaya bitbitin, nasakit, ang tao. Amen?
Pero kung ang spirito may durog-durog na, ano pa mabibit-bit yan? Amen? Baga ganito yan eh. Kaya mo ba kung diabetes lang? Kaya mo ba kung kidney lang? Kaya mo ba yan kung nataano lang isang mata mo? Pero yung durog, wala na naman pag-asa. Amen mo ba? At ang napakahirap po pag ang spirito natin ay nadurog. Kaya nga, maaari, sumama tayo sa mga may takot sa Diyos.